Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Short video muna tayo guys. Papakita ko sa inyo kung paano gumagana ang thermostat. Sa previous video natin, naipakita ko sa inyo kung paano magbaklas at magpalit ng thermostat ng Montero Sport. Pero kahit anong mga sasakyan nyo guys, pare-pares lang ang procedure kung paano palitan ng thermostat. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ito gumagana. Okay? Pero bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe muna kayo. So guys, nandito ngayon tayo sa kalan, ano? So isa-simulate natin kung paano gumagana ang thermostat. Okay? So makita nyo sa thermostat na ito, yung lumang thermostat ko, no, medyo okay pa naman siya, no, yung itsura niya. Yung ibang thermostat kasi, kapag kinalawang yung radiator, makikita nyo may kalawang yung radiator, ibig sabihin may kalawang na rin sa engine block nun. Usually may mga punong-puno yan ng kalawang. Pero yung akin okay pa eh, no? Yan. So tignan natin kung gagana pa ito. Pero most likely gagana pa ito, no? So papakita ko sa inyo kung paano nag-work ang thermostat. So ang purpose ng thermostat para pigilan yung water o yung coolant sa engine block, no? Kapag ini-start yung engine, ang coolant doon sa inyong engine block ay magiinit 'yon, no? Dahil doon sa mga cylinders nyo, no? Kapag nagfa-fire yung mga cylinders nyo, eventually nag-heat up yung engine niyo, no? Kaya may tinatawag tayong warm up, di ba? Habang umiinit yung coolant na yun na nasa loob ng engine block, di ba? Yun ang pumipigil naman para hindi mag-overheat ang inyong engine, yung tubig na yun o yung coolant. Okay, so napaka-importante ng role ng coolant. At napaka-importante rin guys na nag-flow ng tama ang coolant sa inyong cooling system. So ito ang isa sa mga component na crucial, ano, sa inyong cooling system, ang thermostat. Okay, so nakita nyo sa thermostat housing ng Montero, ang itsura niya nakaganyan, ano? Tapos andito yung engine block. So punong-puno ito ng coolant, pinipigilan niyang lumabas yung coolant. Okay? So kapag na-reach na ng water yung certain temperature, no? Na operating temperature, unti-unting bumubukas 'yan kapag umiinit na yung coolant. Pag bumukas na 'yan, siyempre lalabas yung coolant, pupunta doon sa hose, sa lower hose ng radiator, papunta sa radiator. Pagdating naman sa radiator, pinalalamig niya yung coolant na yon, no? Kaya sa radiator natin mayroong fan, di ba? Tsaka yung radiator may kakayahang magpalamig. Pagdating naman dun sa upper hose ng radiator natin, doon naman papasok yung malamig na coolant, papasok doon sa inyong engine block. So that way yung engine niyo ay hindi mag-overheat. So continuous cycle siya. Okay? Ang problema kapag faulty na itong thermostat ninyo, minsan mabagal siya bumukas, mabagal siyang sumara, or minsan naka-stuck up na siya, no? Hindi na siya bumubukas, hindi na siya sumasara. So assuming na ito ang ating thermostat at ito yung water natin, lagay natin itong yan, no? Pinakakalan natin, okay? So painitin natin ng kaunti, no? Para mag uminit siya, lubog natin ito, tingnan natin kung ano mangyayari, okay? So assuming guys na ito ang inyong engine block at ito ang inyong coolant at nag-warm up na siya, nuksan nyo na yung engine. So paano ba mag-work ang inyong thermostat? So tingnan natin. Supposed to be, dapat mag-open siya, no? So maglalagay ako dito ng tubig naman na may yelo. Papakita ko sa inyo na kapag umukas na yan, lumabas na yung mainit na coolant, papasok naman yung malamig na coolant na galing sa radiator. At ano ang mangyayari sa thermostat kapag pumasok na yung malamig na coolant? Tingnan natin. So nakita nyo, open na siya, no? Ayan, open na siya, di ba? Lagay natin yun dito.
Ayan. Nagsara agad siya. Okay? So, kahit na walang yellow yun, kahit na tap water lang yun, magsasara agad yan kasi hindi naman mainit yung water na yun. So, ganun yung cycle nun, guys, ano? So, paulit-ulit lang yung cycle na yun habang nagdadrive kayo ng inyong sasakyan. At ne-prevent nun ang overheating. Okay? Kaya kapag faulty na ang inyong thermostat, mag-lead yun sa overheating. Okay? Hindi rin pwede na walang thermostat ang inyong sasakyan. Kasi kapag tinanggal nyo yung thermostat sa inyong sasakyan, magko-continuous flow ang inyong coolant sa inyong system. Mahihirapang ma-reach ng inyong engine yung operating temperature niya. At once na na-reach na yung operating temperature niya, hindi niya ma-reach, hindi makakayanin na mapalamig ng radiator yung coolant na yon kasi patuloy na umiikot yun sa cooling system. Okay? So, hindi siya lalamig. Mag-overheat ang inyong sasakyan. Okay? So, baka nagtataka kayo, bakit pinalitan itong thermostat na ito? Okay pa naman pala. Ang unang-unang dahilan, guys, kasi nung nag-overheat ang aking sasakyan, marami na akong ginawa. Nandyan yung refill ko na yung silicone oil ng fan clutch. Okay na siya. Tapos, chinek din natin yung AUX fan natin. Okay na siya. Tapos, chinek din natin yung coolant temperature sensor. Gumagana naman. So, ito na yung talagang papalitan natin. Itong thermostat. Wala na tayong ibang papalitan. Okay? So, kahit naman na hindi nag-overheat ang inyong sasakyan, pero pag matanda na ang inyong sasakyan, 5, 6 years old na, talagang palitin na rin ang inyong thermostat. Natural lang na dapat yung palitan yan. Kasama iyan sa inyong preventive maintenance ng inyong sasakyan. Okay? So, kung mag-overheat pa rin ang sasakyan ko, i-update ko kayo, guys, ano? Pagka nag-overheat pa rin ang aking sasakyan, sasabihin ko sa inyo yon at sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga steps na gagawin pa natin para ma-solve ang overheating issue ng Montero ko. Okay? Alright, guys! So, sana natuto kayo sa video ito, no? Kung paano gumagana ang thermostat. So, kung ano man ang issue ninyo sa inyong cooling system, maraming mga dahilan kung bakit nag-overheat ang sasakyan. At pakisuyo na i-browse ang aking channel sa mga videos ko, marami na akong natalakay kung bakit nag-overheat ang sasakyan. At marami na rin akong nagawa mga DIY videos kung paano i-solve ang overheating. Okay, guys? So, sana natuto kayo, nagustuhan ninyo ang video na ito, pakisuyo na i-like ito, mag-subscribe kayo, at ganun din, pakiclick yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos ko. Maraming salamat, guys, sa panonood. Sa ulitin.